Mora ni, 20. 25 mamu no. So, nanagi dahi 5. Mabuan rato silang 5. Okay. So, kini siya, ato ni siyang na-derive, no? Last meeting, ang pag-derive sa head sa pump, which is, ni follow sa both sa first law of thermodynamics and sa second law of thermodynamics. So, karon ang atong discuss is all about head loss, no? Head loss. So as you have recalled, humani inyong pump. So kining side will be the discharge side and this will be the suction side. Okay. So of course the head loss will also be divided into summation of head loss discharge side and summation of head loss suction side. No? So, then, kada head loss ano niya, naman ay 2 types of head loss. Major loss og minor loss. But it doesn't mean nga yang nga minor loss mas lesser siya kaysa sa major loss. That is wrong. It's just simply a name, no? Okay, depende sa imong design. Kay kaning major loss is the loss due to straight pipes. So bisan pa kita for example kana muna na elbow. So kini counted niya straight pipes kana siya. So i-add niya siya ninyo i-plus. Okay. So kini siya kana L1, L2, counted na sila as straight pipes. So, kining minor loss is due to fittings or sudden changes sa shape. Or sudden changes in shape. So, therefore, kining duha major, kini siyang fittings, minor loss. But it doesn't mean nga minor loss siya, kinahanglan gamay siya og value kaysa sa major loss. Kaya what if imong design, mas daghan og fittings kaysa sa straight lengths. So therefore, dili na siya ma-determine pinaagi lang sa name. It's just, giyos ra na siya sa pag-distinguish, no? So, okay, arita sa one, suction side, no? So na, oh, balik dito sa 2 types of head loss. So, again, natay, duha ka sa, ang head loss na to is, for example, sa suction side, that is summation of head loss major, suction sa major, suction side major, plus summation of head loss sa suction side nga minor. Mausad, so, suction side is siya. Mausad niya sa discharge. Summation of head loss discharge side major plus summation of head loss suction minor. So kinisiyang duha, i-add na siya, so mahimo na siyang summation of head loss na lang. It's equal to summation of head loss suction plus summation of head loss discharge. So ang sama nilang duha, i-add ninyo, mahimo na siyang summation of head loss na lang. Mo rin to yatong i-substitute diri. Okay. So, dayon. Kaya kini, elevation man siya, elevation head. Kini siya, velocity head. Kung lain-lain ang inyong, kung lain-lain ang inyong diameter, naamo yung velocity head difference. Pero kung the same ang inyong diameter, nagigamit sa inyong suction of discharge side, then wala ni siya velocity head. Kaya parehas man siya, Q is equals to area times velocity. Parehas man og value. So therefore, ma-zero na siya. Pero, kung lain-lain og diameter,
like larger ang suction nya, short nya, smaller ang discharge to increase velocity, therefore na kay velocity head. So kining pressure head, kining static head is mo ni siya hinungdan nganong muagas ang tubig, no? Kay kung for example kining inyong source, no, kung wala na event ang inyong source, itay mo ni ang put valve sa pump ninyo. Na kung wala na siya event or dili na siya open sa atmosphere, by kung dili na siya open sa atmosphere, wala na siya event diha, kutay close ni siya ang container. Kung wala na siya event diha sa atmosphere, dili kasaka ang tubig diri sa pipe. So that is why this should remain zero, no? So kung ang inyo asang tangke nga supplyan sa babaw naa sa event, kabantay man na usahay mo overflow ara agay mo agas kung so puno na. But actually the main purpose of that is to vent, meaning namely ma zero sa niya. Kay open mo siya sa atmosphere, pero basically na system wherein wala sila vent. So meaning as mapuno ang tubig, mo build up siya o pressure diri. So katong pressure diri na pressure gauge, once maabot na siya certain pressure, mo to'y mo cut off sa linya sa kurente sa pump, which will signal the pump to turn off. So naay system nga ingon ana, pero ang normal nga ginabuhat diri sa Pilipinas is wala tay ingon ani. Ang gibuhat sa Pilipinas simply tank nga overflow, which is also the vent. Na. So meaning mo exit diri, so normally ang static head is considered ni siya zero, panitanan. Otherwise, unless given gi-specify sa design nga mag cut off pressure sila, meaning mag-build up sila pressure nya na reading diri nya na pressure switch. So muna sa switch nga naka-tie up sa pressure gauge, once ma-reach na tong certain pressure sa na-compress gas, sa na-compress nga gas diri sa babaw, turn off siya, mo signal siya sa pump nga i-turn off. So kung naingon na nga system, na i-value inyong P2 over gamma. Pero ang P1 is always zero. Kay kung dili ni zero, by di na mo flow ang inyong di na kasuyop og tubig ang inyong pump, by. So mao na siya timan-ananan. So balik ta, no? Unsa dai formula aning summation of head loss major? Meaning for both suction and discharge. So ang formula ni is friction factor then summation of straight lengths. Katong giingon ninyo ba? It doesn't mean nga nagliko ni siya, dili na siya consider straight length. Kini straight na siya. Kana straight na siya. So L1, L2. So muna siya, gitawag ni siya summation of kung inyong L1 plus L2, muna siya yung summation of length over diameter, no? So kung suction side ka, suction sa niya nga side. Okay. Times velocity of suction sa suction side squared over 2G. So muna siya yung formula. Okay. 2G. So, this is very important kay sa suction side may tabo ang gitawag nato og cavitation. So, di ba ang first rule of thumb? So, ito yung first rule of thumb. The pump should be nearer to the source. So, dapat shorter ni siya. The pump should be nearer to the source. Kay kung shorter ni siya, ma-reduce na ninyo ang head loss. Once ma-reduce na ninyo ang head loss, mugamay ang chance of cavitation. Sige lang, kaya naaman tayo NPSHA calculation. Yang net positive suction head available is computed in the suction side. So that is why the suction side is very important and will be the determining factor kung mukabitate ang inyong system or di. Cavitation meaning entrainment of gas. So kung ma-reduce ninyo, kung mapasakan ninyo ang NPSHA ninyo, less greater than sa NPSH required, therefore dili mo kabitate, dili gid dakog chance, dili jud mo kabitate kung higher. But if ever ang inyong NPSHA, which is considering sa
ang hidlo sa kabi, ang sa suction side ang i-consider. Kung less ang inyong NPHA sa required NPHR sa pump, then sure ball gina nga magtingog gina ang inyong pump nga mag-vibrate din ang inyong tubo. Okay. Then sa ito'y sunod sa ito'y sunod sa kon. Sabta ko ang adala. Maintain minimal heat loss. So maintain minimal heat loss. The suction or the pump should be shorter or the pump should be nearest to the source, shorter length. And the discharge side should be larger than the or the suction diameter should be larger than the discharge diameter. Dili na mahitabo, pwede equal ang inyong suction diameter o inyong discharge diameter. Pwede sad nga mas larger ang suction diameter kaysa sa discharge diameter. Pero never nga mas gamay ang suction diameter kaysa sa discharge diameter. Number one, it will reduce the pressure sa inyong discharge side. Number two, it will surely produce cavitation. Nya dayon ang inyong asang, for example, ang inyong mura na siya kanang nakay gisod o sa kakilo niya, nag-expect ka nga ang mugawas doha kakilo. Dili na siya yung unana. Okay. So para mo reduce ni siya ang hidlo sa inyong suction side, dapat i-increase ninyo ang diameter sa suction side. I-reduce ninyo ang length sa suction side gapon. Mo na inyong pump. Kini. Discharge side mo ni. Kini mo ni suction side. So ngari nga focus. So naa diri na hitabo ang cavitation. Mo na siya. So anyways, ang general formula for head loss major is F e, summation of L over D B squared over 2G. So ratio sa L over D, so dapat parehas na sila unit nga times velocity of second squared velocity of suction squared times 2G. Ang unit ni siya is in meters, no? Meters of water, no? Energy in terms of distance, no? Okay. So ang sa minor side nga formula, ano? So kung discharge ka, summation of head loss discharge major, so equals to F friction factor. Sige lang, kay tudloan ta mo ron sa pupangita ni ang friction factor. Dayon, summation of length sa discharge over diameter sa discharge times velocity sa discharge squared 2g, which is g is the gravitational acceleration, no? 9.81 meter per second squared. So sa suction side, sa discharge side, karon unsa dinhi ang minor? So summation, naay duha ka approach sa pag-solve sa minor. Sige lang, kinata example ron. Summation of head loss suction minor. So ang summation of head loss suction minor, you could use the equivalent length method wherein ang manufacturer ni specify na og certain head loss sa ilang mga fittings in length na, meaning in meters na or in feet in a certain unit of distance, meaning of loss of energy. Ilan na nang gi-study per type per diameter, no? Like 1 inch, 2 inch, nya elbow, ano ba? So ilan na siyang gi determine. Muna gitawag og equivalent length. So kung equivalent length method yung magamiton, magamit ta sa formula sa major. So sa may nagibuhatan man natong equivalent length ang fittings, meaning ang iyang loss in terms of meter na gi-experiment na sa mga manufacturer. Okay. Muna equivalent length method. So, ang gamiton diri is summation sa tanang equivalent length natay table ani
Tay, for example, elbow. So ang elbow na equivalent length nga 6.4 meters of head loss. So i-add to ninyo. Check valve na sa jay equivalent, gate valve na sa jay equivalent. So mahugra siya og mura siya major nga pagka calculate kay gigamit man natong equivalent length method. Pero nasa tay gitawag og key value method. So ang key value method, ang key value method is kini siya constant mani. So kung constant ni silang tulo base sa diameter ug sa time sa fittings, pwede na nato siya himuon og usa ka variable o usa ka value, which is kay kung nakay certain diameter, kita 1 inch elbow will always be a 1 inch elbow. So of course it will always kita cast iron ni mo gigamit. So of course na nakay friction factor dayon kaysa tayo sa material muhatag mo nag friction factor niya. So kini siyang tulo ka variable diri gihimo ni sila usa ka value mo nang gitawag og k. So instead of writing f, summation of l over d, so summation of k na lang ka. So tanang k sa na k value ang elbow, na k value ang na k value ang gate valve. So mga yun na ba? So instead of writing kining tulo, gihimo na lang siya summation of k. So therefore, instead magsum ka sa equivalent length, magsum ka sa equivalent k value niya times velocity of suction squared. So mo na siya. So kung discharge ka, so mo gyapon friction factor, kung lain-lain siya diameter, lain-lain siya value ha. Suction of discharge pero og kanang parehas ni siya og diameter yung magigamit, ang suction o ang discharge, then parehas og value yung friction factor. Pero dili gani parehas o kanang diameter, like for example, mas smaller ang discharge kaysa suction, which is always what it should be. So, gipong pa sa akong professor ni sa una, nga kung magamit ko noong larger nga discharge kaysa sa smaller niya, smaller ang suction, kuhaan ko na sa iyang paminaw, no? Idiot, no? Idiot engineer, no? So, muna niya, ha? So, muna siya, dili kita gamit, o, dapat smaller gina itong discharge diameter, larger itong suction diameter. Number one, to reduce head loss niya, mas shorter dapat ang length sa itong suction side, summation of length, dapat mas mubo, munang. So, para mumubo na siya, of course, you put the pump nearer to the source, then you will reduce the summation of length sa inyong suction side, you will reduce the head loss, no? So okay, so kinida siya ng formula muna gitawag og Darcy-Weisbach. Naay basically ang silingan gyud nga gigamit gyud sa mga
Nawa. Nawa. Sir, na-disconnect. Disconnect you, sir. May buntay na ba, Choy? Pero saan mo ito si Tia, Choy? Buntay na yapon, Choy. Buntag sa Choy. Magunsa man ito. Tulong niya sa badyo na. Kuhag si UR. Pinanglan, di ay kuhaon? Bulong. Ya, kuan man sa nimong kuan kit kanang ipa usab or yuli ba? Pwede namang kit ba? Pwede namang guro din mo adto. Ay na nasir uy. No. Good morning, sir. Dili may kad dili ko kadungog na sir, mag okay audio. Oh, hala, sorry. Yo, deko. Nakamute ka sir, nakamute. Oh, sorry. Kanang katong Darcy Wisbak, moto siya hilig sa mga metric 80 to 90% metric to siya. Ang mga karaang tao nigamit sila Zin Williams empirical formula to siya. Ang mga units dili to ninyo mabangga, basta ka substitute ra to ninyo ato mga variable nga mogawas din ang approximated value sa Darcy-Weisbach. But ang actual value is mao jud to ang result sa Darcy-Weisbach nya kaysa unang panahon 1970s 1980s ang ilang trip kana man ang di man sila kasabot og metric kay bag-o ra na ang metric system ni gawas mga 1990s. So 1970s, 1980s, which is mao ang nag-establish sa fire code, mga English na sila. Munang kita, maglisod na sila o communicate from English to metric. Kita, gianad mo na ito itong kagalingon nga. We are both English and metric system man ta. So, kato silang mga
katigwangan ilang gusto jud, especially sa mga hydraulic calculation sa fire protection, English yun yung ilang gigamit, like from metric meters, i-convert mo into feet, ano ba? Ay maglisod sila picture out, no? Yeah, mo to i-feed nimo sa Hazen Williams formula, which is 80-90%, mas dali siya gamiton kung English. So mo nang kitang mga bata noon, kita kami na lang sa imo adjust, no? Yeah, from result ato nga imperial or English, other term for English units is imperial units. Amo sa ibalik kong metric. So inana na among katawanan nga kuan sa among practice, no? Sa fire protection design. So and fire protection design is simply kani. If you know that, then kung magbasa ka og fire protection design, of course, wala man na gitudlo. So wala na siya gitudlo ang fire protection design, no? Fire design of fire sprinkler system, self discovery na siya, no? Pero ang principle ana dara, no? Mora na ko ihatay ninyo nga hint kana, no? If you know that, you will know how to design fire sprinkler system. So nya, ang problema kay dili matanan kasabot ani, kay wa man sila kay bawo. Wa man ni nataro og diskas sa ila kay diretso ra man present ana dayon ba. Nya uban mabali pa, magbali 1 over 2. Ani magbali ni, magbali. Na magbali. Nya kini dili kini magbali nya, kini wa na himutang. Kay wa man sila kasabot. So gladly kamo na explainan ta mo diin gikan. Nakamute sir, nakamute. Sir, excuse me sir, naka-mute ka sir.
Oh, hello, hello. Nadong na? Yeah. Gan eh. Dika gaser lang. Okay, balik ta. Okay, okay, okay. So, ang pump efficiency is less than 1, no? Dapat less than 1. So, therefore, kini larger value kini ang lesser value para less than 1 siya. Okay. So, therefore, asa man ang ideal ani? Asa man ang actually butang? Asa ang ideal ani? Ang ideal nga value, numerator or denominator? Sa inyong idea, sa inyong perception? Denominator. So, sa denominator? Ang uban? May agree ra? Agree ra, sir. Agree ra, sir. Agree. Okay, nganhatan aligre, no? Kay basta gani power consuming devices power consuming machines, no? Or devices. Like for example, a pump, no? Kung ang ideal pump wala pa lang na friction, walay head loss, ang imong actual nga magamit nga power, ang imong ideal nga magamit nga power should be lesser than the actual. Kay ang pump, kuan man na sila, kung power producing, like turbines, kung power producing na siya, like turbines, no? Ang kung na, tungod sa price, supposedly, ang ilang ma-produce is larger kung walay friction. So therefore, ang ideal nila is sa ubos. So sa turbine efficiency, ang ideal nasa ubos. Yang actual is gamay tungod sa friction, no? So kung magpump ka, supposedly kung walay friction, ang ideal should be lesser. Kay nagpump man ka, meaning kung walay friction imong pumping power, dili ingon ana kadako imong magamit nga power pa pump from this point A to point B. So mao na ang ideal, like compressors and pumps, ang lesser value ana nila is ang ideal, no? Muni lesser value. Kay kung tungod sa friction, tungod sa mga imperfection, morning, imbis na 1 horsepower ang gamiton to pump from this point to that point, tungod sa friction, mo add man to siya og additional power para ma-oppose ni mong friction. Therefore, ang imo magamit nga pump power is more than the ideal. So therefore, ari na siyang actual sa ubos. For power consuming devices or machines such as pumps, compressors, ang ilang efficiency, ang ilang para makuha ni mong less than 1 siya, for pumps, ang ideal na nasa babaw, ang actual na nasa ubos. Kay kung wala pa friction mo na, gitawag mo na irreversibilities, mo na siya maka-increase sa entropy. So moto inyong actual sa inyong Rankine cycle, ang pumping sa inyo ang actual padung sa right side. Kaya ang TS chart ninyo, ang S padung sa positive X axis, ang sway ana is always on the right side because of increase in entropy due to friction. So therefore, mas longer ang enthalpy difference sa actual, nya shorter ang enthalpy difference sa ideal, which is the isentropic process mubo og kinahanglan og pumping. So mao ni siya idea behind nganong mas gamay og value ang ideal kontra sa actual sa pump, ha? Kay kung wala tungod sa friction, nidako ang inyohang, which is part of increase in entropy is friction, tungod sa friction nidako ang inyong kinahanglanon para i-pump
from point A to point B. Instead of kung wala yung friction, gamay ra. Less than one. Dayon ang unsa day formula sa ideal nga work sa pump. Manin gitawag og water power. Gamma Q HP. Kung walay friction bay, kung walay friction ang inyong nga walay imperfection ang inyong pump pipe system, kiniray kinahanglan ninyong power para ipump from point A to point B. From source to tank. Kana ra. Okay. Sige. So, ang actual, gitawag na siya brake power. Meaning the actual power used by the motor, no? By the motor to pump, including na siya ang mga friction, including na siya ang mga imperfection. So therefore, pump efficiency is water power over brake power. So therefore, brake power is water power over pump efficiency. So kinsa na yung nakasugat ani nga ang efficiency nas ubos? Hello. Hello. Hello, na nakadug mo? Nakabantay sir. Nakabantay na mo nga nganong nay langanong ang pump nasa ubos yung efficiency? Hello, nanay nakasugat ani nga formula? Wala pa sir. Rankine cycle. Awad mo na discuss og actual process sa Rankine cycle ay? Kuhan mo na sir, kanang na maura gihapon sir. Ha? Kuhan na di same raman na energy. Kanang energy power. Maura man ang concept sir. Okay. Pero inyong pump efficiency nakabantay na muna sa ubos. O pwede ra gihapon na sir. Unsay pwede ra? Awang pump mo gina siya for power consuming devices. Kung power producing devices, kung power producing devices like efficiency turbine, mo ni siya inyong ideal. Ideal, I just said. Ideal work turbine nga ali actual, ang actual mubo. Sige, ato ibalik sa inyong inyong ranke, no? Naro ni dito. Tama. Palikon tani ha. Para magkasabot yung tangtanan. Para magkasabot yung tangtanan. Oh. So inside the saturation curve, there is one pair for pressure high, pressure saturation, and temperature saturation. Kay mo man ang latent heat, transforming from liquid to vapor region. So karon, sige, mo na yung work turbine. Okay, ideal. Wa mo kasabot sa inyong Rankine, bay. Okay. Tanawa. Okay, morning ideal, bay. So therefore, ang inyong work turbine nga ideal, bay, is H1 ideal minus H2. Sorry. H2. Ideal na, bay. Karon, because of imperfection, bay. Because of imperfection, kay mo increase man ang entropy due to friction. Dili man mahitabo because the net entropy in the universe will always be positive man. Therefore there will be always an increase in entropy. 2 prime. So that will now become okay. So now ang difference sa enthalpy okay. Ang difference sa enthalpy ani is smaller, lesser na siya. Kini because of friction. Larger.
Sorry, sorry. Ha? Kining ideal, kung walay friction larger, oh, mas taas ya. O delta H. Karon because of kay ni sayaw mo siya padung sa left para makuha ang actual process, nimubo siya. Nimubo ang inyohang delta H. Nimubo compare ani. Therefore, ang inyohang work actual lesser. So therefore, ang inyong efficiency sa turbine, work turbine actual over work turbine ideal. Karon sa may hitabo sa pump. Okay. Para magkasabot sa tamtanan mo. Kung ang actual process inyong pump from saturated liquid nga 0.3, ipump nimo sa 0.4 actual. Always, ng actual process will always sway to the positive increase in entropy because that is the law of the universe. So therefore, ang imong ideal is H4 minus H3. Initial is than 1. H4 minus H3. Karon ang imo actual process by has now longer actual delta H than the ideal. So therefore, ang imong ideal process sa imong work pump is shorter. So therefore, lesser siya. So ang imong actual process larger. Therefore, ang imong pump efficiency is lesser over larger, which is ideal over actual. So therefore, your actual pumping is ideal pumping over pump efficiency. See the difference? This is power producing. This is power consuming. So, unsa may giingon nga parehas ra na siya? Regarding with the laws of thermodynamics. Therefore, kung inyo na i-relate sa atong pump, water power over brake power. So the brake power is the actual. And water power is the ideal. Therefore, brake power is water power over pump efficiency. That follows the same rule. So asa may naparehasa na? Therefore, wala mo nag-calculate o ranking in actual process. Kaya wala mo kasabot sa actual pump efficiency sa pumping. Kaya nagtuo mo tanan kay parehas sa turbine. Like, kanang sa output sa diesel engine. So they are power producing. So it times na efficiency na. Kung power consuming devices, power producing ang turbine, power consuming ang pump. So for power consuming devices or machines, the efficiency will be kana. Okay. Kisang better motto ninyo day? Sir, diretso. Murag nakagamit man guro mi ani sir. Nagkuha mi og kuanan sir enthalpy sa 0.4. Actual, no. Oh, pero wala mo na explainan nga ang sway sa actual will always be at the right side because there is an increase in entropy. And because of that, muna yung nahitabo nganong ingon ani ang porma ana, nya nganong ingon ana ang porma ana. Kaya dapat ma-maintain man nato nga less than 1 na siya. Because of the increase in entropy, all actual process will always musayaw sa right, sway to the right. So therefore, kung kuhaon ninyo ang delta H sana, larger na ang kitay sa pump, larger ang actual kaysa sa ideal. Larger kaysa sa ideal. Ang sa turbine, larger ang ideal
kaysa sa aktual. Kaya ni mubo man o, ni mubo. So anao na siya bay. Di rin na siya gikan. Okay, let's go back to our pump system. So klaro na ta na ha. So brake power. Kaya mo gawas rin na sa board exam, tagaan mo efficiency. Pump efficiency, turbine efficiency. Nya, kinahanglan ninyo or mga theoretical efficiencies. So, tamo mo mo determine whether i-times na siya or i-divide na siya. Nya, remember nga, kung i-times na siya, na ang result sa A. Kung i-times ang usa niya, i-divide ang usa, nasa letter B. So, kung i-divide ang doon, nasa letter C. So, karon which is which, no? So, kung nakasabot mo sa akong principle, nga kung power consuming devices siya, i-divide ang efficiency. Kung power producing devices siya, i-times ang efficiency, then makakorrect mo. Okay, so now this will be the formula for the brake power, no? So, ang atong kanang water power is gamma Q. Remember that water is or liquid is considered as incompressible. So, therefore, the Q in suction is equals to Q in discharge. Okay. So, therefore, there will always be one Q. Ya, kung water, there will always be one gamma. So, muni siyang heat pump. Muni ang katong-atong gisolve kanina. Og muni ang pump efficiency. Pila may pump efficiency nga isa, i-assume for centrifugal. 0.64. Nasa mga 0.60 to 0.70 pag centrifugal pump. So therefore, imbis na magamit ni mo, for example, 1 horsepower, 0.746 kilowatt. So kung i-divide ni mo 0.64, imbis na imong gamiton untang energy, kung wala pa friction is 0.746 kilowatt ra, kung tungod kay naa may friction, musaka na imong actual value. Kay para ma-additional naman ito niya ngayon itong i-oppose. So, mahimo na siyang 1.17 kilowatt. So, instead of 0.746 kilowatt, try mong kinahanglan para makuha ninyo mong heat pump, no? Nga na pa may imperfection sa motor. Mga imperfections. So, instead of gamay ra, nisaka na noon. Kay tungod sa pump efficiency. Kay remember, instead of kini atong magamit because of imperfection, ang atong nagamit sa actual nga energy mo ni siyang brake power. Okay. So nakasabot ta ani ni. Di na sagikan. Go back to your ranking. Na dito. Example. Ano ba sa? Huh? Okay, so tomorrow na lang ang example kay 954 naman. So we will I will answer an actual design. I will share to you how to read Moody's chart and how to use the three formulas kung wala mo yung Moody's chart. Yeah, I will give you a K value table, okay? Og Moody's chart tomorrow, no? And also we will solve our actual designing process. Then of course after me you will have as it work about that. Basta nagkasabot at ani nga ang brake power is water power over pump efficiency. Okay, then ang heat pump is mao ni siya i-substitute dire. Then ang instead of gamay ang magamit musaka tungod sa mga imperfection, no? Okay. So tomorrow we will have an example and murag taas-taas gini siya, no? Taas-taas gini siya, no? So, I hope nga naamoy nakatunan sa itong discussion ron. Huwag na ay na-clear sa inyong una-una, no? Okay, kay magawas rin na sa board exam, tagaan mo mga theoretical devices, mga power consuming o power producing devices, yun ay mga efficiency. Karon pangitaan mo overall efficiency. Karon
kung inibawaan nyo, i-times na ninyo tanan. Sige, i-times. Oh, butang nasa choices letter A. Pero dito, ma-o, masolve ninyo, pero nasa choice letter A. So, mag-expect mo yung nakuha ninyo ang answer, inyo din gisidan. No? Then, inyo sa i-divide lang mo sa, uy, naalagis letter B. So, that is, kining idea, muna yung makaluwas ninyo. Okay. So, that is all. Tomorrow, we will have an example. Then, sa inyong machine design, I will finish the video and I will upload it and I will share you the link. So that's all. Ah, picture pa na, picture attendance. Okay, work from home, leko. Please. Kung saan i-ikuan, ha? Si pangalan, eh? And share. Stop sharing. Okay. So, please turn on your camera, no? Cameras. Then we will have a screenshot of your attendance. Saan naman sila? Okay. 3, 2, 1, smile. 3, 2, 1, smile. Okay. Thank you very much. Class dismiss. Thank you, sir. Sudah sih ini satu ya pilaplog